Trihim na Mayaman. Kabanata 700. Guro, ang pagkuha kay Alexander Yang ay isang foregone conclusion. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Hanggat dumating si Alexander Yang sa Jiangyu Mountain, masisiguro kung hindi siya makakaalis, madali. Kumpiyansa ang ulat ng Serpent General. Saglit na huminto, nagpatuloy siya, napakahina ng kasalukuyang lakas ni Alexander Yang na kahit si Musashi Ichiniro mula sa Mysterious Skills Cult ay nahihirapang harapin siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magagawa niyang harapin ang ating Heavenly Network sa Jiangyu Mountain. Tama iyan. Sa puso ni Serpent General, medyo may tiwala siya nang kaharap ang nanghihinang Alexander Yang. Halos sigurado siyang magtatagumpay siya. Kung tutuusin, nasaksihan niya kung gaano kahirap para kay Alexander Yang nalabanan si Musashi Ichiniro sa Imperial City. Dahil lamang dito kaya niyang naalis si Musashi Ichiniro at ang iba pa. Dapat malaman ng isang tao na ang Serpent General ay ang huling disipulo ng Black Dragon King. Siya ay maingat na sinanay ng Black Dragon King. Ang kanyang lakas ay walang katapusan na malapit sa parehong antas ng Musashi Ichiniro sa mga tuntunin ng martial arts. Asterisk swoosh, 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 swoosh. Sa hinaharap, nagkaroon siya ng mataas na pagkakataon na makapasok sa Heavenly Ranking Realm. Sa mga tuntunin ng edad at karanasan, ang Serpent General ay talagang isang batang talento sa nakatagong bilog ng Dragon Country. Siya ay isang pag-iral na napakabihirang, at mayroon siyang sariling pagmamataas. General Serpent, huwag kang masyadong magtiwala. Kahit na si Alexander Yang ay nasa isang mahinang estado, hindi siya dapat maliitin. Mabagal na sinabi ng Black Dragon King, at least, hindi mo siya matatalo. Ito, Master. Ang Serpent General ay tila naguguluhan at nagtanong, kung tutuusin mula sa pagganap ni na Alexander Yang at Musashi Ichiniro noong nakaraang pagkakataon, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi sa parehong antas ng Heavenly Ranking. Judging from his skill level, one of my subordinate is very confident na kaya niyang talunin si Alexander Yang. Serpent General na sabi. Serpent General, ang kondisyon ni Alexander Yang ay hindi matatag sa panahon ng reincarnation cycle. Mabagal na sinabi ng Black Dragon King, gaano man kaina ang kalagayan ni Alexander Yang, hindi niya ito matatalo kung wala ang lakas ng Heavenly Ranking. Kahit na mahina siya, hindi niya matatalo si Alexander Yang kung wala ang lakas ng Heavenly Ranking. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang Serpent General at hindi naiwasang magtanong, Guro, saan kaharian si Alexander Yang noong siya ay sa kanyang tuktok? Alam ng Serpent General, si Master Black Dragon King noon. Baka mas malakas pa siya kaysa sa isang Heavenly Ranking. Si Lord Black Dragon King din ang pinakamakapangyarihang martial artist na nakita niya sa kanyang buhay. Tulad ng para kay Alexander Yang sa kanyang tuktok. Palihim na pinanood ng Serpent General si Alexander Yang na lumaban ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi pa rin niya matukoy kung saang antas ang batang misteryosong mandirigma na ito. Ito ay dahil si Alexander Yang ay nanalo sa halos lahat ng laban. Walang indikasyon ng lalim ng kanyang martial arts. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Alexander Yang na hinahabol si Gong Jiu sa Monarch River habang nakasakay sa hangin at binabasag ang mga alon, dinudurog ang barko, at naglalakad palabas sa sumasabog na apoy na ulan ng walang kahit kititing na alikabok, mararanasan ng isa ang takot sa ang lalaking ito. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng matinding pagkabigla sa puso ni Serpent General. The Alexander Yang at his peak. Bulong ng Black Dragon King sa sarili, na parabang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Gaano kalakas si Alexander Yang sa kanyang tuktok?
Ito ay isang problema na hindi ng ahas na tukuyin ng Black Dragon King. Hindi bababasa, ginawa nitong lubos na maingat ang Black Dragon King. Mas gugustuhin niyang isuko ang maraming benepisyo at umatras kaysa harapin si Alexander Yang. Maaari lamang siyang magtago sa dilim at dahan-daang magplano. Si Alexander Yang, ang misteryosong binata na ito, ang tanging itinalagang kahalili ng naunang nakatatanda, ang Mansion Lord. Kahit sa Dragon Manor, isang bahagi lamang ng mga nakatataas ang nakakaalam ng pag-iral ng taong ito. Walang sinuman sa prefecture ang nakakaalam tungkol sa kanyang mga gawa. Siya ay isang misteryosong pag-iral. Bukod dito, sa nakatagong bilog ng Dragon Country, hindi alam ang pangalan ni Alexander Yang. Para siyang walang awa na lalaki na sumulpot ng wala saan. Gayunpaman, may isip din ito ng Black Dragon King. Ang dating matandang Mansion Lord ay isang walang katulad na banal na tao na kayang sugpuin ang mundo. Paanong mahina ang pinili niyang alagad? Si Lin Fan ay nanatili sa pag-iisa sa loob ng ilang taon. Pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa, hindi alam kung gaano naging kalakas ang Divine Art. Si Alexander Yang, na nasa kanyang tuktok, ay hindi kailanman maaaring maging kanyang kaaway. Dahan-daang sinabi ng Black Dragon King, na abot na ng taong ito ang kaharian sa itaas ng Heavenly Rankang. Anong kaharian ang nasa itaas ng Heavenly Rankang? Tanong ni Serpent General. Sa nakatagong bilog, ang lakas ng Heavenly Rankang ay halos isang maalamat na pag-iral. Ang tanging taong kinikilala ng publiko na mas mataas sa Heavenly Rankang ay si Mr. Gu, ang kinikilala ng publiko na Heavenly King Gu. Above the Heavenly Rankang. Dahan-daang sinabi ng Black Dragon King, iyon ay isang kaharian na hindi mo maiisip, at hindi mo mahulaan. Serpent General, hindi yun isang bagay na dapat mong hulaan. Ngayon, dapat mong isipin kung paano maabot ang antas ng Heavenly Rankang at makahanap ng bakas ng lakas upang makapasok sa antas ng Heavenly Rankang. Ang pinakadakilang bawal sa martial daw ay ang kumagat ng higit sa kaya mong muyain. Sa pakikinig sa lektura ng Black Dragon King, hindi napigilan ang Serpent General na mahulog sa malalim na pag-iisip. Yes, my lord, I understand. Magalang na sabi ni Serpent General. Sa kanyang puso, hindi niya lubos maisip kung anong uri ng kamanghamanghang talento mayroon si Alexander Yang na nagbigay daan sa kanya upang maabot ang lakas ng isang Heavenly Rankang sa edad na mahigit 20. Ang Serpent General mismo ay hindi mahulaan kung anong uri ng pag-iral ang nasa itaas ng Heavenly Rankang. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman kung gaano kahirap ang hakbang sa Heavenly Rankang realm. Sa nakatagong bilog, ang pagkakaroon ng isang eksperto sa Heavenly Rankang ay napakabihirang. Ito ay isang hindi malulutas na bangin. Sa sandaling ang isa ay pumasok dito, isa ay muling ipanganak. Ang antas ng Heavenly Rankang ay isa ng lakas na hindi maintindihan ng mga mata ng secular na mundo. Taglay nito ang lahat ng uri ng hindi maisip na mga superpower. Serpent General, kapag dumating si Alexander Yang sa Jiangyu Mountain, maaari mong makita kung ano ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa Heavenly Rankang, dahan-daang sabi ni Black Dragon King. Puno ng kahulugan ang tono niya. Tuldok. Kasabay nito, lungsod ng Jiangyu County, sa isang luma at mataong kalye, sa isang lumang restaurant. Sa ikalawang palapag, nakaupo si Alexander Yang sa upuan ng karangalan. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na lamig. Sa tapat niya ay nakaupo ang hindi mapakali na sina Shen San at Chiang Chi. Medyo hindi mapalagay ang dalawa, at kinakabahan ang mga ekspresyon nila. Nararamdaman nilang dalawa ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na nakatago sa ilalim ng kalmadong ibabaw ni Director Yang. Ang pagkidnap kay Mrs. Yang ay tiyak na lumabag sa reverse scale ni Director Yang. Master Yang, ang subordinate na ito ay nabigo sa kanyang tungkulin. Mangyaring parusahan ako. Si Shen San ang unang nagsalita.
Puno ng hiya ang mukha niya. Tumayo siya at sinabing, lahat ng nangyari sa akin ay dulot ni Master Yang. Kung galit si Master Yang, parusahan mo ako. Handa akong pasanin ang lahat ng responsibilidad. Director Yang, ako rin ang may pananagutan dito. Wala akong ibang gagawin. Napatayo din bigla si Chiang Dixon at ibinaba ang ulo na may guilty look sa mukha. Pareho silang maimpluwensyang tao sa East Si Province, ngunit hindi lang nila maalagaan si Mrs. Yang. Isang kahihiyan kung sasabihin nila sa iba ang tungkol dito. Walang sinabi si Alexander Yang. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at humigop. Hindi niya pinarusahan sina Chiang Dixon at Shen San. Dahil ang umatake sa kanila ay si Black Dragon King, isang malakas na puwersa mula sa Underworld. Maging ang Dixon family ng Imperial City ay hindi nakayanan ang napakalakas na puwersa. Nabura ang buong pamilya nila, pati silang dalawa. Sa mortal na mundo, kapag nahaharap sa isang pag-iral sa antas ng Black Dragon King, walang puwang para sa paghihiganti. Katapusan ng kabanata. Abangan ang susunod na kabanata.